For today's video mga idol ay manghuli tayo ng hipon kasama ang isang vlogger, isa siya sa ating mga supporters mga idol. Kaya samahan ninyo kaming tuklasin ang ilog na nasa gitna ng masukal na kagubatan na malayong malayo sa kabihasnan. Shoutout nga pala kay Bings TV Vlog na nagsisilbi nating tour guide sa araw na ito at sa kanyang insa na itago natin sa pangalang Tata. Shoutout sa inyong dalawa mga idol. At sa lahat ng makapanood sa video na ito, shoutout din sa inyong lahat. Ang kagubatan ng Leyte ay sagana sa likas na yaman, bukod sa naglalakihang mga puno ay maging sa katubigan ay hindi ito nagpapahuli. Kaya tayo na at ating tuklasin ang ating masilayan ang nakatagong yaman ng probinsya ng Leyte. Kami po ay umaasang may preserved ang lugar na ito dahil habang tumatagal ay paubos na ng paubos ang ating mga kagubatan. Kung ating iisipin mga idol, sa mga malalaking syudad tulad dito sa Kamaynilaan, kailangan mo pang bumili ng aircon upang maibsan ang init, samantalang ito ay artificial lamang, hindi katulad ng may mga puno sa ating kapaligiran. Hindi naman masama ang umunlad tayo, pero wag sana nating kalimutan na kailangan nating i-preserve lalong-lalo na ang mga puno.
Nakakatuwang pagmasdan na may ganito pa kalinis na ilog at sagana sa yamang tubig na matatagpuan dito sa ating bansa. Sana'y mapanatili natin ang ganitong mga lugar hanggang sa susunod na mga henerasyon, nang sa ganon ay makakatulong tayong mapigilan ang mga hindi kanais-nais na senaryong dulot ng climate change. Ang channel na ito ay kaisa sa mga nagtataguyod ng pagpreserba sa ating mga likas na yaman, at patuloy na nagpapaalala na ikaw, ako, tayo ay parte ng kalikasan. Kapag ito ay ating lapastanganin, ito ay babalik din sa atin at hindi lamang tayo ang apektado, kundi pati ang mga susunod pang mga henerasyon. Siya ang ating poging tour guide, mga idol. Suportahan niyo din ang channel niya. Shout out uli sa Yubings TV Vlog. Marahil ay nagtataka ang mga iba sa inyo kung bakit may mga dam sa lugar na ito, mga idol. Ito nga pala ay ang pinagkukunan ng malinis na tubig para dalhin kung saan saan. Pero hindi na ito gumagana sa ngayon dahil nga may kalayuan ang lugar na ito.
kaya perfect itong pahingahan kung kayo ay mamasyal dito. Ito ang mga nahuli namin mga idol sa loob ng isang oras gamit ang traditional na pamamaraan ng panghuhuli. Minsan ay hindi rin kami makatagal sa tubig dahil sa sobrang lamig, pero hindi natin maipagkaila na sagana pa sa likas na yaman ang mga katubigan dito. Naway mapanatili ang lugar na ito sa natural niyang anyo at hindi masira sa paglipas ng panahon. Mayroon pang wild strawberries dito na halos kahawig talaga ng tunay na strawberry ng Baguio City. Ang kaibahan nga lang ay may taas ito na 7 to 10 meters o lagpas tao. Talagang malamig dito mga idol sa totoo lang dahil sa naglalakihang mga puno. Minsan ko na rin napuntahan ang Baguio City at masasabi kong hindi nalalayo ang klima dito sa tinaguriang The Summer Capital of the Philippines, ang Baguio.